upang mas marami ang makapagparehistro ng kanilang SIM card, inilunsad ng DICT ang Assisted SIM Card Registration. Layon din po niyang maabot ang ating mga kababayan sa mga malalayong lugar at tulungang makapagparehistro. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and Shine, Karen. Hindi pa naire-rehistro ni Greenald ang dalawa niyang SIM card hanggang ngayon. Dahil estudyante, wala pa siyang government ID na siyang kinakailangan para makapagparehistro. Sa search, tsaka sa some activities na kailangan ng data connection. Ah, kaya kailangan na kailangan mo. Bakit dalawa ang SIM card mo? Pag ano, may na yung connection ng isa sa lugar na pinupuntahan ko. Mayroon akong isang ano, pag-reserva. Paglilinaw naman ng Department of Information and Communication Technology, maaaring gamitin ang barangay ID basta mayroong litrato. Pero kung ang mga nasa lugar na may maayos sa cellular signal ay may mga katanungan pa sa pagpaparehistro ng SIM card, papaano pa kaya mga nasa malalayong lugar na kulang sa smartphone at hirap sa internet connection? Agad ito ginawa ng solusyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng DICT, NTC at LGU at sinimulan ang Assisted SIM Card Registration sa remote areas katuwang na ang mga telco company. 15 pilot geographically and isolated disadvantage areas ang inuna partikular na sa mga lalawigan ng Bukidnon, Ilocos Norte, Leyte at Davao del Sur. This is just pilot areas. We will be releasing more areas in the next few weeks up until April 26. Pero bakit po siya inuna? Because this is also a learning experience for all of us. To make sure na ma-perfect natin, parang may test period po tayo doon sa SIM registration. We gave a 15-day test period registration for a rollout. And ganun din po, pati po dito sa mga remote areas. Ang setup, mayroong booth ang bawat telco sa itinakdang SIM card registration area. Nagdala din sila ng mga smartphone. Kinakailangan lang magpakita ng government identification card ng subscriber para makapagparehistro. Sa summary ng NBI sa rollout para sa pamamahagi ng NBI clearance, nang sa gayon ay mabigyan ng ID ang mga walang kakayahang kumuha nito. Pero depende pa ito sa assessment ng DOJ. Yung phase 1 natin, dahil gagawin siya in the nearby places. I mean, remote still considered GIDA, although location-wise, it's nearer than the rest. No? We will see first and determine the need for the NBI clearance as an alternative ID. So, kumbaga, we will maintain a plan B siya. But in the GIDA, in remote areas, if it's determined na wala talaga silang ID, government ID, government issued ID, that's the only time that the NBI clearance will be accepted. Nagbabala din ang DICT sa mga magpapasa ng tekeng ID para magpa-register ng SIM card dahil magkakaroon ng post-verification process. Kunwari ako, only registered 2 SIM cards but in their system, I registered 5. Then, dapat alam ni Ana May Lamentillo na ilan yung total number of registered SIM niya doon sa telco provider. So I think this is one of the mechanisms that we would be able to use in order to verify if meron pong duplication. That the government is really serious in ensuring na mahuhuli po kayo. At magsasample talaga kami publicly to make sure that Filipinos who try to game the system will learn their lessons. Ayon sa telcos, nasa 600 hanggang 700 remote areas pa ang kailangan nilang puntahan, pati na ang mga coastal areas hanggang April 26, 2023. Kung walang signal, sagot na nila ang internet connection sa pamamagitan ng Connectivity on Wheels Project. Ang plano po doon, titingnan po natin, baka magdadala po yung tinatawag na COW ang mga telcos or yung Connectivity on Wheels. Based dun po din sa kung paano yung terrain ng area, kung kaya pong madala yung, kasi it's as we were informed by the telcos, it's like parang ice cream truck. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.